kasama po natin si Sir Richard Apoderado ng LMD SCOG Field Operation Officer. Tinignan ko po kasi sir na pinapagabit na nga po itong bangketa continuation tayo ng ating clearing operation na ito nga po mga vendor nga po dito. Sakop na ang bangketa kaya inaan po yung mga tambayan na gamitin na po yung bangketa dahil aayusin na nga po itong lugar na ito. Iwas disgrasya. Eh, nandigay sa kanilang line. Ay, labas niyo yung pink line, ha? Ayan o. Kapakalayo pa na. Abay! Bumalik na naman po ang mga vendor nga po sa pag-akupa ng kalsada ng bangketa, I mean, at ng kalsada dial 8888 or punta po kayo sa FB page ng MMDA, send po kayo ng picture extension and exact location para makita po agad yung mga kupo. Bukas o, dito na kayo maglalakad sa yan. Dito na kayo maglalakad. Sana araw-araw. Ayan sabi ni Sir, sana araw-araw nga maayos. Ha, napakaraming natutuwa. Yes, Sir. Ito nila yung pagbabago nga po. Saan lupa ninyo? Di ba? Private ito. O, hanggang dito lang. Hanggang dito lang, ha? Ngayon, dahil sa negosyo ka, dapat kahit may isang metro, may setback ka, para yung tinatayuan ng mamimili mo. Para yung mamimili mo, hindi nakatayo sa bangketa. Dapat dito sila nakatayo sa lugar mo. Kaya kahit papano, yung paninta nyo, dapat magtira pa kayo siya kahit isang metro lang, ha? Ayos natin, ha? Nabuhay nyo na yan, eh. Lalo na magpapasko nga. Para malakarin nyo na. Merigod kayo hanggang kailan. Hanggang kailan. Hindi po, ayusin natin ito. Ha? Hanggang nandiyan kayo. Magtulungan natin ha. Para pag ano, complain nila ate nga po pag bumalik na yung mga vendor. Kita nyo, nandun kami naglalakad. Kasi pinagbibigay namin yung mga tindera. Ah, pinagbibigay nyo pa yung mga kayo talaga nagbibigay nyo na ate. Mababait kasi yung mga ano, yung mga tao ng balintawak eh. Pinagbibigyan yung mga naghahanap buhay eh. Ate, excuse ko ha. Ganda to, malalakaran nyo na araw-araw para sila wala nang paraan, wala nang dahilan para ilabas pa ulit yung paninda. Kaya gusto namin ng tango, sanayin na natin dito. Para wala na silang dahilan, alam nila na lalakaran. Ha? Tingnan nyo, tinanggal namin extension nyo, no? Hanggang dito pa yan. Talaga ang tao dun, no? Kita nyo kami bilis. Oh, lagi naman kami dyan eh. Nasanay na rin kami sa labas. Ayusin natin, ha? Pasensya na rin kayo kung medyo na-delay ang pag-aayos natin, ha? Salamat po. Ingat po. Salamat po. Kasi pinapasok na nga po sa property nila yung ano, mga paninda nila. May bata pa. Ay, sabi nga nyo sir, naka-fix na. Pwede ito kung mga 3 meters ang height eh. Tataas na batang 2 metro, pwede po. Kaso lang, ang tawag ko ito, dapat palo. Inner gutter ang tawag ko. Bukas po, side job na may dada. Side job naman, ha? Bawal po sa kalsada. Atay, gracia. Ang lakas. Pasok na po sa kanilang looban. Wala po kinukuha ang ating MMDA SCOG na mga paninda ng mga vendor. Bukod, inaayos po at inilalagay sa kanilang property. Sa kanilang linya. Ito ka ba? Pinadama sa bangketa, sila pa nagagalit. Information complaint ha. Diba? Gusto natin nila.
pangkaitandaan na nila. Kala, pipilosokuhin ka pa. Ng mga vendor po. Hindi, yung mga tao. Pag itinabi mo sa pangkaita, may nakataan naman dyan, ayaw. Pilit-pilit na po kayo, bawal po sa kalsada. Nasanay na raw sila sa kalsada. Alala po namin. Ito, sobra na? Sobra na ba ito? Pasoka na yata. Natin kung nasan lugar tayo, pati date, complete details tayo. Pasok na ako. Sa loob. Pasok. Ito rin ay dito. Verbal lang, kailangan merong papel, kailangan black and white nga po na ipapakita. Kailangan pakita nila yung black and white kung mayroon ibigay nga ng totoo ng LGU ng Quezon City. Opo. Pero siguro kung binigyan naman sila, hindi naman po sa ako pang bangketa talaga. Oh, binigyan siguro yung permit nila, yung business permit na doon. Opo. May linya, hindi yung sidewalk. Yes, sir. Hindi naman magbibigay LGU ng gano'n, siyempre. Opo, dahil nga po ang ating ano, kailangan malinis nga po itong ano, lugar. Permit siguro, yung sa business permit siguro. And sana basahin din nila yung ano kung binigay sa kanila ni sir. Para maintindihan. Opo. Kasi mostly yung mga napupunta natin clearing, sinasabi nila sa kanila, sa ako. Yan yung pink kaya siguro, baka ang ganyan lang siguro eh. Hindi nga ano sir, kung dilaw ba o pink. Sabi kasi ng vendor kanina kulay dilaw. Hindi kasi ang ano dapat yan, ang kausapin dyan, yung may-ari ng establishment ko. Yun ang may-ari kasi yun ang nakakaalaw. Nasa kanya siguro lahat ng papeles niyan. Opo. Ito po ang sinasabi ko, kulay pink, tapos meron dilaw. Ito ang nasa sityon. Ito naman yung isang MMDA. O di ba? Hindi nagkakatupa. Kaya yung may-ari dapat ang makausap. And tama rin si boss, napakita niya rin yun. Para mas maliwanag nga rin po sa lahat ng vendors. Kaya sa kanya, kuhanin niya para pabasa kay Richard. Kasi may permit daw pare. Wala namang problema ko, sa permit. Sabi ko, ipakita nila. Hindi, wala rin problema sa permit. Ang permit, hindi consider dyan na harangan ninyo bakita. Hindi kasama sa permit yan. Ha? Kaya ngayon, Alen? Sino naglagay yan? Sito yun. Alam niyo kung para saan yung buwes? Para sa parking. Ibig sabihin, pwede ka magparada ng motor mo dito sa loob. Hindi, paano po pa-parking ang motor dyan, sir? Ayun, nagura-rampaw. Hindi, tapos ito yung sensura natin. Oh, hindi yan para sa ano. Ha? Ito yun ang panas. Sabi ni Sir Richard dito daw. Tumukutay mo yung gagawin dito. Tawagin mo. Hindi, para magkaalaman tayo pare-parehas. Sir, hindi ko naman. Kami national. Kami national, ha? Sinasabi ko sa inyo. Nag-iusap lang na mami na mami. Ayun nga. Ayun nga po. Hindi, ano, malakas lang ang boses ko kasi nakapinig. Saka pinapaliwarag na maayos si Sir Richard. Pero sabi ko nga sa inyo, pinaliwanag ko na ang titulo magsisimula hanggang dito. May titulo to, di ba? Sabi niyo private. Private ito eh. Sabi niyo may title. Hanggang dito ang titulo niya. Kahit magsukatan tayo, alam niyo kung bakit? Kasi yung karsada, sakop ng karsada. Ano po yun? Ano po yun, ate? Huwag kayo nagagalit. Pinaayos natin. Bakit ito kasi nilagay? Oo nga, ang titulo, ang ganda naman. Ang ganda dito lang ang inuha. Sa dilaw, sa CPU. Okay, sigaw na sigaw. Gobyerno kami. Nakapatupad kami ng batas. At itong ginagawa namin, pagsasayos. Huwag kayong sisigaw, ha? Huwag kayong sisigaw. Para magkaliwanagan tayo ganito, ha? Sige, sige. Paliwanag ko muna. Pahingin nyo muna yung paliwanag ko, ha? Galing sa City Hall kasi ito, eh. Sabi naman, inawag na nga. Ano pa bang hinahanap ninyo? O, ito, ha?
Makinig kayo. Sabi po namin, ganda na lang. Pakinggan nyo ako! Pakinggan nyo muna ako. Hindi tayo makakaintindihan eh. Mamaya ka na. Sandali lang. Permit kasi pinapalo. Oo, halika dito, boy. Para manawanagan sa kusero. Itong kinatatayo ako ito, ito ang titulo ninyo. Naintindihan ninyo? Opo, naintindihan kita. Okay, ngayon, ate, sandali na po, isa pa. Ngayon, nag-apply kayo ng permit. Yung in-apply yung permit, hanggang dito lang din niya sa titulo. Hindi, sir. Tingnan mo muna ito, sir. Oh, sige, saka, paliwanag sir, mo. Paliwanag ko lang yung nangyari dito, sir. Paliwanag ko ito. Paliwanag ko muna. Isa-isa tayo. Mo lang, ma'am, kung tama ito. Sige. Sir, ito, sir. Tatanggalin yan. Ang problema sa mga bata mo, hindi makapakintay. Tatanggalin naman. Nakikita naman, kumikilos naman kami, di ba? Kumikilos kami. Ay, may bisyo. Tapos sinisira ninyo. Kaya kami, kumikilos kami, sir. Kaya kami gumalaw kasi hindi kayo kumikilos. Hindi, sir. Kumikilos kami, sir. Ayan po, may video. Gumagalaw naman kami. Papati na nakita, ha? Sasabihin ko sa'yo. Saka yung permit namin, sir, kasi... Oh, ito na nga. Pinaliwanag ko na nga yung permit. Ang permit nyo hanggang dito sa akin natatayuan ko. Ito, hindi na po sa akong ng permit nyo. Kasi yun lang ang titulo, eh. Ha? Ito lang ang titulo, eh. Pero nakalagay sa permit, sir. Sa dilaw, yung ano... Asan? Sidewalk? Sige, tingnan natin. Ito kung bakit. Basahin natin. Sige, ito kung bakit yan. Sidewalk, ha? Ilulin lang tayo. Inaayos natin. Alam kasi naman na, namin yan. Paano natin naayusin yan? Kung ikaw magsabi sa akin, paano mo tatanggalin yan? Natural, pupunitin mo yan. Pinapunit ko na nga lahat ng extension. Opo, kasi extension yun. Pwede naman tanggalin doon to. Diba? Extension nga po yung tinatanggalin. Kasi nga po, ipinapantay na po yan ng diretso. Hindi naman yan. Kasi nga po, pinikado po yan sa lakaran ng tao. Ang tao pwede masugatan dyan. Tignan nyo, sabihin nyo sa akin. Hindi sa amin. Problema ko. O sige, sabihin nyo sa akin, ito pag makabundol ng tao, makakasugat. Kaya nga tinatanggal namin, sir. O, di ba? Hindi, sir. O sige, bibigyan ko kayo ng ilang minuto para tanggalin ninyo. Hindi ko kayo patutulungan. Ilang minuto. Ilang minuto, patatanggal ka. Sige. Kasi inaayos kayo. Ba't kayo nagagalit? Sinasaayos kayo. Ayun o, nalalakaran na. Kayo ayaw. Diba, ibigay naman natin yung para sa karapatan ng naglalakad. Kawawa naman. May-ari na building yan. Kailangan namin alisin yan. May-ari na building yan. Oh, kunin ang lagari. Lagari, kunin nyo. Pupuksan natin ang pagkakas. Ano yung welding? Sabi ni boss, hindi naman daw sa kanila yan. Kung may-ari daw po ang may naglagay nito. Kaya tanggal din po ito. Kaya nga, yun ang umarap dapat. Dahil yan ang nakakalam. Yung lalaki, dapat ang mag-gan. Pero yung... Ayun na lang. Ibig sabihin saan natin pwede ko yung ganito. Mamaya, debatin yung... Paano mamaya ilalakaran niya ng tao? Nakagilid naman na yung hindi. Lahat ba lalakaran? Hindi. Magagalit kayo, tinatama kayo. Oo, makasih. I don't wanna fall in love.